inang ito matapos manganak at pasusuhin ang kanilang mga sanggol at kanilang mga dibdib na maga, nagnana at nagsugat pa. Bakit humantong sa ganito ang kanilang mga suso? Breast milk is still best for babies. Pero kung minsan, meron palang kondisyon na maaring mapasama ang kalusugan ng ina. Dahil first-time mommy si Clarissa, excited siyang i-breastfeed ang panganay niyang si Baby Princess. Kaya masakit daw sa dibdib nung nalaman niya na halos walang lumalabas sa kanyang gatas. May kasabay po kasi ako na tita ng asawa ko, ng anak din po ng November. Siya po, nagpapa-breastfeed po siya. Naiingit ako sa kanya kasi ang baby niya ang laki-laki. Tapos yung baby ko ang liit. Yung gatas niya, pag nagpa-pump siya, tatlong bottle yung inaabot. Nariyang uminom daw siya ng herbal capsule at humigop din ng sabaw at nagpump pa pero wala pa rin. Kaya pansamantala muna niyang pinainom ng formula milk ang kanyang anak. Makalipas ang isang buwan, bigla rin siyang nilagnat ang kanan niyang dibdib na maga at nagsugat pa. Nagkabutas din ito ng singlaki ng 25 sentimos. Nakita ko yung parang lumalakas yung labas ng nana sa loob. Pinipress ko yung breast kong ganyan para mas lalong lumabas kasi sabi ng doktor, kailangan mailabas. Hanggang ang gabutones na butas, naging singlaki ng piso. At bumulwak na rito ang halos 1 litrong gatas na meron ding kasamang nana. Nakikita ko, nagpo-flow yung parang gatas na parang nana. Agad itinakbo si Clarissa sa ospital at sumailalim siya sa operasyon. Meron daw siyang breast mastitis, infeksyon sa suso na nararanasan ng mga bagong panganak. Dumami nang dumami yung gatas niya sa mammary gland niya to the point na namagatuloy. And then later on, tumigas siya. Ngayon, magkakaroon siya ng infeksyon. Kasi yung milk ang pinakagustong area kung, ng bakterya kung saan sila mag-grow. Alam mo naman, pag may bakterya dyan, nagnanana sila. Nung after ng operation, medyo umukay na ako. Pero syempre, parang pahirapan din. Si Mami Vivian naman, sobra-sobra ang paggagatas. Yun nga lang, laging kanang suso lang ang pinapadede niya sa kanyang anak dahil dito raw siya mas komportable. Hindi niya inakala na dahil dito ang kaliwa niyang suso na mula hanggang namaga. Habang ang nipple sa kanan niyang dibdib dahil sa sobrang pagsuso, nagsugat at naglabas din ng nana. Nakakagat niya, naging sugat. Then may lumabas na green, pina-check up ko na naman, sabi ng doktor, mastitis na naman, huwag ko na daw ipa-dede muna for 2 days. Pina-dede ko pa rin po sa kanya. Makalipas ang 5 buwan, ang kaliwa niyang dibdib, halos pumutok na. Si Vivian, meron ding breast mastitis. Sa breast ultrasound ko, may nana na buong breast ko. Kailangan na talaga siyang i-undergo surgery para ma-drain lahat ng nana. So, kinaumagahan, na-operahan ako. Magaling na ngayon si Vivian at tuloy na sa pagpapasuso sa kanyang anak. Yung mga nagbe-breastfeeding na nagkakaroon ng mastitis, okay pa yan gamitin para pagpapasuso ng baby. Ang breast mastitis, hindi raw dapat isawalang bahala dahil pwede pa itong magkaroon ng komplikasyon. Katulad ng nangyari sa single mom na si Lenlen na makalipas ang 1 linggong pagpapasuso sa anak, bigla ring namaga at nagnana ang kaliwa niyang suso. Tinubuan din daw siya ng maliliit na bukol hanggang ang bukol bigla na ring pumutok. Kasi kaya nahirapan ako magpa-check up kasi nga walang magbabantay sa baby ko. Saka isa pa, nahirapan din ako sa pera. Wala pa naman akong trabaho. Ang kanyang sugat, araw-araw na lang niyang nililinisan gamit ang maligamgam na tubig. Nahirapan po ako nung tumayo kasi pagtatayo po ako parang merong garter na nakakabit sa breast mo tapos sa puwet mo. Tapos pagtatayo ka parang nahihila yun, masakit. Sinamahan ng aming team si Lenlen sa isang OB gynecologist. May bukol ka dito. Totoo. At doon na nakumpirma na si Lenlen meron ding breast mastitis. Pero dahil napabayaan niya ito, nauwi ito sa breast abscess. Sa umpisa, mastitis yan, yung pangninigas, yung pamumula. Pero yan, magpo-progress yan sa breast abscess kung makikita mo nang may nana na. Kung hindi maagapan, maaari pa raw mauwi sa sepsis o impeksyon sa dugo na posible ring makaapekto sa kanyang immune system. May pumutok na din na abscess dun sa ilalim ng suso mo sa kaliwa. So iinom ka nito umaga, tanghali, gabi, pero 10 days mong inumin.
Yung mga first time na nagbe-breastfeeding, advice ko lang sa kanila, kung nakaramdam na sila na parang paninigas ng kanilang breast at medyo masakit sa paghipo, go back to your obstetrician and seek advice. Breastmilk is still best for babies. Wala pa rin itong katulad, lalo na sa pagbibigay ng nutrisyon at proteksyon sa mga bata. Kaya dapat dibdibin lahat ng pag-iingat para masigurong si mommy at si baby parehong healthy. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.